Sabi ko nga, sa panahon ngayon, maiksi ang PC ng mga tao. Nagagalit sa mahabang pila. Nagagalit sa hindi sinadyang ginawa ng isang tao. Nagagalit sa traffic. Natural lang naman magalit. It's a normal response to stress. But spending all your time being upset can become destructive. Sinasabi ng Biblia na nakakasama ang di makontrol na galit. Kapwa sa taong nagagalit at sa mga taong nasa paligid niya. Basahin natin ang Kawikaan 29:22. Nagkakaroon ng away dahil sa taong magagalitin. Nakagagawa ng maraming kasalanan ang taong madaling magalit. Kung minsan, may dahilan naman kung bakit tayo nagagalit. Pero sinasabi ng Biblia na ang mga taong laging may silakbo ng galit ay hindi makaliligtas sa araw ng Diyos. Basahin natin ang Galatia 5:19-21. Madaling makita ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay sexual na immoralidad, karumihan, paggawin ng may kapangasan, idolatria, espiritismo, alitan, pag-aaway, selos, pagsiklab ng galit, pagtatalo, pagkakabahabahagi, sekta, inggit, paglalasingan, walang patumanggang pagsasaya, at mga bagay na tulad ng mga ito. Gaya ng nasabi ko na sa inyo noon, binababalaan ko ulit kayo na ang nagsasagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Marahil may tatanong mo, lagi bang mali ang magalit? Hindi laging mali. Bakit? Magde-develop pa nga ang matinding problema at bigat sa dibdib kung hindi natin nailabas ang galit natin. Uulitin ko, hindi laging mali ang magalit. Pero depende sa sitwasyon at kung ano ang ikinagagalit mo. First example, hindi nakapagluto ang mama mo o ang asawa mo ng paborito mong pagkain. Yun ay mild lang na galit kasi hindi ka naman masasaktan dyan eh. Unawain mo na lang ang sitwasyon kung bakit hindi niya nagawa. Baka wala siyang pambili o baka pagod lang siya. Second example, hindi na recognize ng iyong boss ang iyong effort. Syempre, mid-level na rin ang galit mo, pero hindi ibig sabihin na magdadabog ka na. Manatiling kumalma sa sitwasyong ito. Isipin mo na lang na may trabaho ka pa rin. Panalo ka pa rin doon. Third example, kapag niloko ka ng isang tao, kapag iniinsulto ka. Syempre, ito ang galit na matatawag nating hyper-level talaga. Ang punto ko dito, normal lang magalit kasi depende sa ikinagagalit natin. Pero tandaan mo ito, galit ang dahilan kung bakit napapagod ka kahit nagpapahinga ka naman. Galit ang dahilan kung bakit naguguluhan ka kahit mag-isa ka naman. There is high negative energy bubbling in you. Huwag mong hayaang manatili ng matagal ang negatibong emosyon na yan. Dissipate it in any way you can. Uulitin ko, hindi laging mali ang magalit. May pagkakataong makatwiran lang magalit. Halimbawa sa panahon noon, ang tapat na taong si Nehemias ay lubhang nagalit nang malaman niyang pinahihirapan ng mga kapwa niya mananamba. Basahin natin ang Nehemias 5:6. Galit na galit ako nang marinig ko ang mga daing nila. Nagagalit din ng Diyos. Halimbawa, nang hindi tumupad ang bayan niya noon sa kasunduan nilang siya lang ang sasambahin at naglingkod sila sa ibang Diyos, lumagablab ang galit ng Diyos laban sa Israel. Basahin natin ang Hukom 2:13-14. Iniwan nila ang Diyos at naglingkod sila kay Baal at sa mga imahe ni Astoret, kaya lumagablab ang galit ng Diyos sa Israel. Pero hindi ibig sabihin na galit ang nangingibabaw na katangian ng Diyos. Nangingibabaw pa rin ang pag-ibig niya sa mga tao. Ang kanyang galit ay laging makatwiran at kontrolado. Basahin natin ang Isaiah 48:9. Pero alang-alang sa pangalan ko ay magpipigil ako ng galit. Para sa kapurihan ko ay pipigilan ko ang sarili ko at hindi kita pupuksain. Kung hindi laging mali ang magalit, kailan nagiging mali ang magalit? Maling magalit kapag hindi ito makontrol o wala na ito sa katwiran na madalas nangyayari sa mga katulad nating hindi perpekto. Halimbawa na lang natin si Cain. Mababasa natin sa Genesis 4:3-8 na si Cain ay nag-init sa matinding galit nang hindi tanggapin ng Diyos ang handog niya. Hinayaan ni Cain na patuloy siyang magalit. Hindi niya ito kinontrol, kaya napatay niya ang kanyang kapatid. Isa pang halimbawa na mababasa natin sa Jonas 3-4. Ang propetang si Jonas ay nag-init sa galit noong maawa ang Diyos sa mga Nineveta. Itinuwid ng Diyos si Jonas. Ipinakita niyang hindi tama na mag-init ito sa galit at na dapat ay naaawa ito sa mga makasalanang nagsisisi. Ipinapakita lang ng mga halimbawang ito na dahil tayong mga tao ay hindi perpekto, ang puot ng tao ay hindi nagpapakita ng katwiran ng Diyos. Basahin natin ang Santiago 1:20. Dahil ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng katwiran ng Diyos. Paano naman natin makukontrol ang ating galit? Gawin mo ang 6 na ito at sigurado akong makukontrol mo na ang iyong galit. Number 1, kontrolin mo ang iyong emosyon. Kung ikaw ang kinukontrol ng galit mo, may physical effects yan.
tataas ang level ng anxiety mo, tataas ang blood pressure mo, at sasakit ang iyong ulo. Tandaan mo lang ito, kapag galit ka, siguradong may mga masasakit kang salita na masasabi sa tao. At ang mga salitang yon, babaon sa puso ng taong yon. Hihingi ka man ng tawad, mapapatawad ka man niya, pero yung butas na dulot ng mga salita mo, andun pa rin. Hindi yun mawawala, kumbaga may gap na. It leaves a sour impression that lasts forever. Hindi ko alam kung kaya mong gawin ang ginagawa ko. Each time I get angry, I walk away. Lalo na kung ang kinagagalit ko ay walang kwenta. Yun bang mababaw lang ng mga dahilan? Pero kung may mga aligasyon, yung legal issues na, syempre magagalit ako. Pero idadaan ko pa rin sa tamang proseso. Pero isishare ko rin ang ginawa ng kaibigan kong babae. Sa tuwing magagalit siya, maglalagay siya ng guhit sa notebook niya. Isang galit, isang guhit. At pagkagabi, bago siya matulog, binibilang niya ang guhit para malaman niya kung ilang beses siyang nagalit sa isang araw. And because she is conscious and aware at that time, she would find it easier to control her actions and subdue anger. Pero depende na rin sa'yo kung paano mo pinapakalma ang iyong sarili. Kasi sa mga advice ko, hindi naman ito gagana sa lahat. Iba't iba pa rin tayo ng pagkukontrol sa ating sarili. Tandaan mo lang na mapanganib ang di makontrol na galit. Iniisip ng ilan na tanda ng kalakasan ang paglalabas ng galit para masabing matapang sila. Pero ang totoo, kapag hindi makontrol ng isang tao ang kanyang galit, mahina siya. Hindi ako nagsabi, kundi ang Biblia sa Kawikaan 29:11. Inilalabas ng mangmang ang lahat ng galit niya, pero nananatiling kalmado ang marunong. Sa kabilang banda, kapag sinisikap nating kontrolin ang ating galit, nagpapakita tayo ng tunay na lakas at kaunawaan. Basahin natin ang Kawikaan 14:29. Ang taong hindi madaling magalit ay may malawak na kaunawaan, pero nagpapakita ng kamangmangan ang maikliang pasensya. Number 2, mag-isip ka ng mabuti. Ika nga, think before you speak. Oo, kailangan mo talagang mag-isip muna bago ka magsalita. Isang pagbitaw mo lang ng negatibong salita, makakasakit ka na. Because words have power. It may destroy one's peace of mind. Kaya kailangan mong mag-ingat sa mga salitang bibitawan mo. Sabi ko nga kanina, mapapatawad ka man, pero hindi malilimutan yan. Make sure you think. Think twice before your words reach your lips. Words are sharp like sword. Hindi mo ba napansin? Words, sword. Ngayon, nakuha mo na ang punto. Kaya kontrolin mo ang iyong galit bago ka makagawa ng isang bagay na pagsisisihan mo. Basahin natin ang Awit 17:8. Alisin mo ang galit at huwag ka nang magngalit. Huwag kang mayamot at gumawa ng masama. Kaya kapag nakakaramdam tayo ng galit, may magagawa tayo. Pwede natin itong pahupain bago pa tayo magagawa ng masama. Sabi sa Efeso 4:26, kapag napuot kayo, huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Alam ko na napakahirap sundin ang mga salita ng Diyos. Kasi minsan, kapag galit ako, nagagalit talaga ako. Hindi kasi ako nagpapayo sa iyo ng ganito para magmalinis. Tao lang naman tayo na nagagalit din. Pero kailangan nating pagsikapan na maikapit ang mga salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga ako'y palaging nagbabasa ng Biblia at nananalangin para hindi ako mawala sa tamang landas. Number 3, lumayo ka na lang. Ito ang sinabi ko sa iyo kanina. Kapag nagagalit ako, bago ko pa man mabitawan ang masasakit na salita, aalis na lang ako. Pero ilan sa mga kaibigan ko ang hindi sangayon sa payo kong ito. Kasi para daw talunan ang ganitong estilo. Kaya sigurado ako na ilan din sa inyo ay hindi susundin ang payo kong ito. Pero ayos lang naman, iba-iba kasi tayong mag-handle ng ating emosyon. Unless kung legal issue ang pag-uusapan. Pero kung wala namang kwenta ang alitan ninyo, umalis ka na lang sa hawla ng kaharap mo. Para sa akin kasi, immature ang taong pumapatol sa negatibong tao. When you see conflict coming, or the chance of conflict increasing, it is mature to avoid it if possible. Uulitin ko, depende sa sitwasyon. Kailangan kasi na mature ka na sa ganitong sitwasyon at bukas ang kaisipan mo para mas maintindihan mo ng mabuti ang takbo ng sitwasyon. Remember, there is nothing good that comes from anger. It is even worse if you allow yourself to get angry and join the argument. Nakikita mo nang nag-aapoy ang kaharap mo, magpapasunog ka pa. Kaya kung posible, umalis ka kapag nagagalit ka na. Basahin natin ang Kawikaan 17:14. Ang pagpapasimula ng away ay gaya ng pagpapakawala ng tubig. Bago magsimula ang pagtatalo, umalis ka na. Napakatalinong payo, di ba? Kahit na tamang ayusin agad ang mga di pagkakasundo, kailangan muna ninyong magpalamig para mahinahon kayong makapag-usap. Number 4, alamin mo ang totoo. Alamin mo muna ang totoong pangyayari bago ka magalit, bago ka manghusga, bago ka magwala. May mga tao kasing nagagalit dahil sa mga naririnig nila,
Hindi pa nila hinarap ang tao para magtanong, sumugod na agad. Hindi dapat ganun ang pagdala mo sa iyong sarili. Alamin mo muna ang totoong nangyari. Ito ang sabi sa Kawikaan 19:11. Ang kaunawaan ng tao ang pumipigil sa kanya na magalit agad at nagiging kapuri-puri siya kapag pinalalampas niya ang pagkakamali. Kailangang malaman muna natin ang lahat ng detalye bago tayo gumawa ng konklusyon. Kung pakikinggan nating mabuti ang lahat ng panig, hindi tayo basta-basta magagalit. Hindi dapat one-sided lang tayo. Pakinggan natin ang ating side, pakinggan din natin ang side ng ibang tao. Hindi kasi sa lahat ng oras ay tama tayo. May mga pagkakamali rin tayo. Huwag nating i-praise ng sobra ang ating sarili. Dapat marunong din tayong tumanggap ng paliwanag. Ganyan ang utak ng mga taong puno ng karunungan sa buhay. Basahin natin ang Santiago 1:19. Tandaan niyo ito, mahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal magalit. Number 5, magdasal ka. Natural man magalit, pero hindi dapat ang galit natin ang mangibabaw sa ating buhay. Dapat ipairal natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Ihagis mo yan sa Diyos. You can just let out what's truly in your heart and mind. God sees it and knows it already. So you might as well share it in prayer. Galit ka man sa sarili mo, galit ka man sa sitwasyon mo, galit ka man sa mga tao, o kahit galit ka man sa Diyos, makipag-usap ka pa rin sa Kanya. Mahal ka niya at siguradong pakikinggan ka niya for as long as it takes. Gayahin natin si David. Basahin natin ang awit sa is 6:7. Nangihina na ako sa kalungkutan. Sa buong magdamag, basang-basa ng luha ang higaan ko. Bumabaha ng luha sa kama ko. Pagod na mga mata ko sa pagdadalamhati. Nanlabo ito dahil sa lahat ng kaaway ko. Kita mo yan? Ang negatibong nararamdaman ni David, inihagis niya sa Diyos. Trust the Holy Spirit to interpret for you. Sinulat ni Apostol Pablo sa Roma 8:26-27, gayon din, tinutulungan tayo ng Espiritu kapag nanghihina tayo. Dahil may mga pagkakataon na hindi natin alam ang sasabihin kapag kailangan nating manalangin. Pero ang Espiritu mismo ang nakikiusap para sa atin. Kapag hindi natin mabigkas ang mga daing natin at naiintindihan ng sumusuri sa mga puso kung ano ang hinihiling ng Espiritu. Dahil nakikiusap ito kaayon ng kalooban ng Diyos para sa mga banal. Kaya manalangin tayo para sa kapayapaan ng ating isip. Matutulungan tayo ng pananalangin na magkaroon ng kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan. Basahin natin ang Filipos 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pwede nating hilingin sa panalangin ang banal na Espiritu ng Diyos na tutulong sa atin na magkaroon ng mga katangiang gaya ng kapayapaan, mahabang pagtitiis at pagpipigil sa sarili. Basahin natin ang Galacia 5:22-23. Pero ang mga katangian na bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, pananampalataya, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang kautusan laban sa mga ito. Number 6, sumama ka sa mga mabubuting tao. Bakit ko isinali ito? Dahil ang mabubuting tao ang makakapagpagaan ng iyong loob. Kasi sila yung malaki ang pangunawa sa buhay. May tendensya kasi tayong maging katulad ng mga taong nakakasama natin. Basahin natin ang Kawikaan 13:20. Ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong, pero ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Kaya nagbababala ang Biblia sa Kawikaan 22:24-25, huwag kang makisama sa taong mainitin ng ulo o makipagkaibigan sa taong magagalitin para hindi mo matutuhan ang mga landas niya at ikaw mismo ang mabitag. Hindi naman pwedeng mamili ka ng mabuting kakaibiganin tapos hindi ka mabuting tao. Dapat mabuti ka rin sa lahat. Being kind is one of the sweet gifts you can offer to anyone. It makes you filled up with positive vibes and creates positivity around you, which ultimately leads to a high satisfaction level which is needed in today's lifestyle. Magpakabuti ka, kasi libre lang naman yan. Ikalat mo ang positibong enerhiya sa buong mundo. At syempre, i-share mo rin ang video ito sa pamilya mo at sa mga kaibigan mo.